Andrea's POV. Hanggang sa wakas, nahanap na rin ni Zoe ang kanyang boses. You're joking, right? You can't be serious. Nauutal na yung saan. Ayokong patuloy na magsisinungaling sa'yo, Zoe, at ayokong magsinungaling sa sarili ko. Alam ko, isa akong ganap na asshole, kaya ayos lang kung galit ka sa akin o isumpa mo ko. Tatanggapin ko. Pero sana hindi na kita makasama. Hindi na ako masaya sa relasyong to, Zoe. Hindi na tayo masaya. At sa totoo lang, hindi na kita nakikita sa future ko. Oh God, bakit ang dramatic ni Aidan? Di naman siya ganito nung nakipaghiwalay siya sa akin at sa mama kay Zoe. Mas masaya sana kung pananatilihin ni Aidan ang malamig niyang ugali kay Zoe gaya ng ginawa niya kanina. No, that can't be true. You're lying. You're lying, right? Please tell me you're lying, Aidan. You just can't. I am sorry, Zoe, but I don't think I can be with you any longer. That is what the wedding off. Muling sabi ni Aidan. Umiling si Zoe habang nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Nanginig na rin ang kanyang boses. No, I can't. I won't accept that. You can't do this to me. You cannot just throw away everything that we had, Aidan. Just accept it, Zoe. Pagpuputol ko, sasabihin pa sana ni Zoe. Aidan doesn't want you anymore. Ako na ang gusto niyang makasama. So just accept it. Stop being pathetic, Andrea. Saway naman sa akin ni Aidan. I just raised my brow on him. What? Aidan, this woman do not understand and do not accept it hanggat hindi natin siya dinidiretso. Binalik ko ang tingin ko kay Zoe. I've been through this before, Zoe. It hurts for a couple of weeks or months but you'll get over it. Makaka-move on ka rin. Nakaya ko nga kahit kasal kami noon ni Aidan, ikaw pa kaya na magiging asawa pa lang niya? Bumalik sa pagiging matalas sa mata ni Zoe as she looked at me and with gritted teeth she said, this is all your fault. Alam ko ikaw may kasalanan kung ba't nagkakasalan kami ni Aidan. You seduced him. I rolled my eyes. Yeah, whatever. Para kang sirang plaka, Zoe. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Whether I seduced him or not, doesn't anymore. Ako na ang pinili ni Aidan, hindi ikaw, so just accept it. I said, saka ako tumayo na. Let's go, Aidan. We already said what we need to, kaya umalis na tayo dito. I don't want to waste my time here anymore. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako when Zoe suddenly grabbed me by my arm and pulled me na siyang dahilan para magharap kaming dalawa. And before I could even say anything, dumapo ng malakas at mabigat na palad ni Zoe sa pisngi ko. Mga agaw! Nang gagaliti sa galit na sigaw ni Zoe and before I could react again, dumapo na naman sa pisngi ko ang palad ni Zoe but this time, sa kabila ko ng pisngi. You accept it? Mamamatay muna ako bago mangyari yon. Galit na sigaw ni Zoe ulit, not even letting me curse her. Zoe was about to slap me again ang pigilan na siya ni Aidan. Enough, Zoe! Aidan exclaims, clutching both of Zoe's shoulders tightly. Ngunit nagpapalag si Zoe. No, Aidan, I cannot accept this. That woman, kasalanan niyang lahat ng to. We were doing fine before that woman came back. Pero mula nang bumalik siya, nagkagulo na tayo. She's ruining us. She's trying to ruin us again. Aniya habang nagpapalag pa rin at pilit inaabot ako as I stand behind Aidan who is still trying to stop Zoe from hurting me. Oh please Zoe, kung makapagsalita ka at makaarte ka parang alinis mo, hindi ba't ikaw ang kumbit kay Aidan? It was you who kept on throwing yourself to him kahit pa alam mong may asawa na siya. Ikaw ang mga agaw, kaya huwag kang magmalinis and I ruined your relationship? It's you who ruined your relationship with Aidan. It's because you are a selfish bitch that Aidan got tired of you and came back to me. Kaya huwag mong isisisi sa akin kung bakit nagsawa na sa'yo si Aidan. Wala akong inaagaw sa'yo, Zoe said habang pilit pa rin kumakawala sa hawak ni Aidan. Una naging sa'kin si Aidan, it was you who slept with him. Kahit pa alam mong may girlfriend siya, kaya wala akong inagaw sa'yo. Pinabawi ko lang kung ano namang talagang sa'kin. Tapos ngayon, aagawin mo na naman siya sa'kin? No, hindi ako papayag. Magkakamatayin muna tayo bago kaya ang mapunta sa'yo si Aidan. Aidan is mine. He is mine. I said enough. Ang tila dumagundong na sigaw ni Aidan. Ang siya nagpatigil sa nagpapalag na si Zoe. Maging ako'y nagulat sa lakas ng sigaw ni Aidan. Aidan, sambit ni Zoe sa mahinang boses. Enough, Zoe. Mariing sabi ni Aidan. Tama na, itigil mo na to. Breaking up with you and canceling our wedding was all my decision. So stop putting the blame on Andrea. It was I who decided this, kaya wag mo nang idami pa si Andrea. No, Aidan. I know she planned all of this. Hindi mo ba talaga nakikita? She is ruining us. I don't know what her real intention is, but I know she's plotting something.
Ida naman, open your eyes. Huwag kang magpabulag sa naramdaman mo sa babaeng yan. Ikinulong ni Zoe ang mukha ni Aidan gamit ang mga palad niya. Pinaglapit ng kanilang mga mukha and with a soft and pleading voice and teary eyes, she said, I know you still love me. I know you still do, Aidan. Hindi ko alam kung anong ginawa sa inyong babaeng yan, but I know I can do better than her. And our relationship, we can still fix it. Just tell me and I'll do anything just to fix it. So please, Aidan, please don't do this to me. Do not break up with me. Please don't break up with me. You're the only one I have. Hindi ko kakayanin kapag pati ikaw na wala sa akin, Aidan. Please. She is pleading. Zoe is begging exactly like I did 6 years ago. And I am happy. I am pleased to see her in the same position I was in 6 years ago. Ngunit inalis lang ni Aidan ang mga palad ni Zoe na nasa kanyang mukha. Tsaka siya umiling. Doon na tuluyan nagsipaglaglagan ang mga luha ni Zoe. Tuluyan siyang umiyak habang pilit na inaabot ang mukha ni Aidan para hawakan ulit. But just like what Aidan did to me 6 years ago, umiwas siya, not letting Zoe touch his face again, which only made Zoe cry even more. Aidan, sambit ni Zoe habang lumuluha. I am sorry, Zoe, but I don't want to be with you anymore. Ani Aidan na tinalikuran na si Zoe para harapin ako at walang imik, inakay ako palabas ng restaurant. At nang nasa mismong pinto na kami, nilingon ko pa si Zoe na ngayon umiiyak pa rin habang nakatingin sa aming dalawa ni Aidan. At pinagtitinginan na ng iba pa mga guests na nagbubulong-bulungan. Si Zoe umiiyak at siya'y mukhang kawa-awa at kahabag-habag na nakakamanghang pagmasdan. Anong pakiramdam, Zoe? Anong pakiramdam na iniwan ka na ng taong mahal mo? Anong pakiramdam na nadurog ang puso mo ng taong pinagkalooban mo ng lahat? Masakit, di ba? Sobrang sakit na gusto mo nalang maging manhit. Sobrang sakit na gusto mo nalang mamatay at iwan ang lahat. Die and leave everything behind. Yan din ang naramdaman ko noon, Zoe, nung piliin ka ni Aidan. Ganyang sakit din ang naramdaman ko nung inago mo siya sa akin. At demonyo na kong demonyo, but I'm happy that she is feeling it. I'm happy that after 6 years, she finally knows how it feels. She finally felt what I felt. Pagkatapos naming umalis sa restaurant, di na umimik pa ulit si Aidan. Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman niya because his face is emotionless. Pero napansin ko kung gano'ng kahigpit ang hawak niya sa manubela habang nag-drive nang pauwi na kami. Hanggang makarating sa Monzon, tahimik pa rin siya. Ni hindi na pinansin si Mama Marlita nung tanungin siya nito kung saan siya galing at ba't daw kami magkasama. Dire-diretso lang si Aidan pumasa sa kwarto niya. At dahil di sumagot si Aidan, ako ang pinigilan at kinwestiyon ni Mama Marlita. Did something happen, iha? Bakit magkasama kayo ni Aidan? Akala ko ba may aasikasuhin ka importante? Takang-taka at sunod-sunod na tanong ni Mama Marlita sa akin. Mas mabuti po siguro, Mama, kung si Aidan na lang po ang sumagot sa mga tanong ninyo. Then I slightly bowed my head, saka ako nagpaalam na. Magpapahinga na po ako. Di naman na ako kinulit pa ni Mama Marlita. Sinundan na lang niya ako ng tingin habang pumapanik ako ng hagdan at tumungo sa kwarto ko. Di ko nakita kung ano naging itsura ni Mama Marlita, pero alam ko naguguluhan siya. But as I was waking up down the stairs, I noticed Papa Roberto out of the corner of my eye, and he had just emerged from his and Mama Marlita's room, and he was staring at me intently. There was something in the way Papa Roberto looked at me, but I ignored it. Nagpatuloy lang ako sa pagpanik sa ikalawang palapag. Gusto ko sana sundan si Aidan sa kwarto niya, pero sa huli hindi ko yun ginawa. Pumasok na lang ako sa kwarto at nilak ang pinto. Inat siya ang purse kung saan sa kama saka ako binagsak ang katawan ko. Pinikit ko aking mga mata. Then I started wondering why Aidan is acting like that. Is he mad at me dahil sa mga sinabi ko kay Zoe? Nagigilty na ba siya? Or is he starting to pity Zoe? Mabilis kong naimulat muli ang mata ko dahil sa mga katanungang nasa isipan ko. No, he should not feel those emotions. He can't be mad at me. Hindi rin siya pwedeng mag-guilty at lalong ni siya dapat makaramdam ng awa para kay Zoe. Because I never felt those emotions towards me when left me for Zoe. Kaya hindi po pwedeng makaramdam siya ng awa sa babaeng yun. Hindi pwede. And so I stood up, got out of my room, and marched my way towards Aidan's room. I did not even bother to knock at pinihit na lang ang seredura ng pinto. Thankfully, it is not locked. Kaya binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Aidan. Pumasok nun at sinarado na, and made sure to lock it. I looked around the room. Aidan is nowhere to be seen. Pero nang marinig ko ang paglagaslas ng tubig mula sa banyo, doon ko napagtantong naroon sa loob ng banyo si Aidan. He is taking a shower, I guess. So without thinking, I stripped, walked to the bathroom and put the bathroom door open.
surprising Aidan, who was standing naked, allowing the water from the shower to cascade over his naked body. "Andrea!" he exclaimed, his eyes widening as they met mine. I walked inside, locked the bathroom door, and then continued walking until I was right in front of him. "What are you doing here?" tanong ni Aidan na talagang gulat pa rin siya. Pero imbes sagutin siya, pinalibot ko lang aking mga bras sa kanyang leg, pulled my body closer to his until our chests are already touching. Then I kissed him in the roughest way that I can. I did not close my eyes kaya't kitang-kita ko ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Aidan. Niya rin kaagad sinigot ang mga hali ko, so I even got wilder. Gumalaw ang kamay ko mula sa kanyang leeg papunta sa likod ng kanyang ulo. Kinagata ibabang labi para pilitin siyang ibuka ang kanyang bibig. Nakadilat pa rin ang mga mata ko pati si Aidan at nagkatitigan kami. Maya-may naipikit ni Aidan ang kanyang mga mata na siyang dahilan upang bahagya ako mapangisi habang patuloy pa rin sa paghalik sa kanya. Maging ang kamay niya ay humahaplos na ngayon patungo sa aking likuran. "Ayan, Aidan. Muli kang sumuko sa pagnanasa. Pagbigyan mo na naman ang kasiyang binibigay ko sa iyo at kalimutan mo na si Zoe. Kalimutan lahat ang nalalaman mo tungkol sa kanya. Huwag kang maawa sa kanya at huwag mo magsisi sa ginawa mo sa kanya. Huwag mo na siyang isipin. Ang isipin mo lang ako. At kalimutan mo na siya. Kalimutan mo siya gaya ng paglimot mo sa akin. Yung ako na nasaktan at iniwan mo." Nasabi ni Andrea sa sarili. Ilang segundo rin nakipaglaro ang mga dila namin sa isa't isa bago naghiwalay ang aming mga labi. Hingal na hingal kaming dalawa na maghiwalay ang mga labi namin. "Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano o kahit na sino. Isipin mo na lang ako, Aidan. Ako lang." Sabi ko sa mabibigat na paghinga. Alas 7 na namagising ako sa kwarto ni Aidan. Aidan and I are still naked and my body feels sticky na alam ko dahil sa pinaghalong pawis at katas namin dalawa. Di ko na alam anong oras na kaming natapos at kung ilang beses kaming nagtalik. Tayong naalala ko lang kung paano ko nakatulog dahil sa labis na pagod. At ngayon ramdam ko na ang paranakit ng katawan ko. Napatingin ako kay Aidan na mahimbing pa rin natutulog habang nasa bewang ko ang braso niya. Mukhang nagtagumpay akong kalimutan ni Aidan si Zoe at anuman ang naramdaman niya sa nangyari. Ilang minuto munang pinalipas ko bago ko nagdesisyon na tumayo na. Maingat kong inalis ang kamay ni Aidan na nasa bewang ko upang hindi siya magising. Tsaka ako dahan-dahang tumayo. Maingat na kinuha mga damit ko na nagkalat sa sahig at maingat din ako nagbihis. After dressing up, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Aidan. Sumilip upang tignan kung walang tao sa paligid. At nang makitang walang tao na malapit sa kwarto ni Aidan, tsaka ako dali-dali ngunit maingat pa rin lumabas ng kwarto ni Aidan. Nasa mismong harapan na ako ng pinto ng kwarto ko, akmang bubuksan na lang ang pinto nang mapatigil dahil may biglang tumikim sa likod ko na siyang kinagulat ko. Lumingon ako sa aking likuran at ganun na lang ang panlalaki ng mata ko na makita ko si Mama Marlita, seryoso nakatingin. And before I could even reason out why I'm still wearing the same dress that I wore yesterday night or where I went to this early this evening, ay nagsalita na si Mama Marlita. "Fix yourself at bumaba ka ng living room. We have a very important matter to discuss," she said in a cold tone which I had never heard from her before at siya rin nagpakaba sa akin. Nang makabawa sa living room, naabutan ko si Mama Marlita at Papa Roberto nasa living room at magkatabing nakaupo. Pareho silang may seryosong ekspresyon habang nag-uusap na hindi ko naman marinig. Nang malapit na ako, tila hindi pa rin nila ako napapansin. Abala pa rin sila sa pag-uusap ng kung anuman. Tumikim na ako para makuha ang atensyon nilang dalawa. Dahil doon, sabay pa silang napatingin sa akin. Sa una, gulat pa sila pero mabilis na naging seryoso ulit ang mukha habang nakatingin sa akin. Something inside me is telling that something wrong is happening, but I still smiled at them and greeted them. "Good morning po, ma, pa." Ngunit di katulad ng laging ginagawa tuwing binabati ko sila, Mama Marlita and Papa Roberto did not greet me back. Ni ang tumango, hindi nila ginawa. "Take a seat, Andrea." Ang malamig na sabi ni Papa Roberto, tsaka ay minuwestra ang couch na katapat ng couch na inuupo nilang dalawa ni Mama Marlita. "Yes, something is really going on. Did I hear the news already?" Nagsumbong na ba sa kanila si Zoe? Pero di pa pumupunta dito si Zoe na ipinagtataka ko rin. Dahil akala ko susugod siya agad dito pagkatapos na nangyari. But she could have phoned them, right? Various thoughts are still racing in my mind nang kunin ni Papa Roberto ang cellphone ni Mama Marlita. Na hindi ko man lang namalayan hawak pala ni Mama. He tapped something on Mama Marlita's phone and the next thing I already heard is Zoe's voice. "Explain to us what happened and what is going on."
He said as he handed me Mama Marlita's phone. Nakaagad ko namang tinanggap. Sa pangalawang pagkakataon ngayong araw, nagulat na naman ako na makita at malaman ko kung ano ang kinakalikot ni Papa Roberto at kung saan ang galing ang boss tayo ni Zoe. It's a video. A video of what happened at the restaurant last night. Ang biglang pagwawala ni Zoe. Kung paano siya pinigilan ni Aidan para hindi ako masaktan at ang naging sagutan namin ni Zoe. Kung paano umalis kami ni Aidan sa restaurant at kung paano naiwan si Zoe ang tulala at umiiyak. Lahat yun nakuna ng video. Kitang-kita rin ang mukha naming tatlo na halata namang zinom talaga ng kung sino mang kumuha ng video. And all I could do is to just watch the video with my eyes widening and my mouth slightly open. Hanggang matapos ang video, ganun lang ang reaksyon ko. I must be stupid. Ang makuna ng video ang nangyari sa aming tatlo never crossed my mind. The video has been circulating on different social media platforms since last night. Kuha daw yun ang isa sa mga guest ng restaurant. Now we already have a hunch on what happened but we still want to give you the benefit of the doubt. Gusto pa rin namin marinig mula mismo sa'yo kung anong nangyari at kung anong nangyayari sa pagitan ninyong tatlo ni Aidan at Zoe. Puro ng kaseryosohan na sabi ni Papa Roberto. Hindi ka agad ako nakapagsalita. I just stared at the video that this has now stopped playing. I can feel my heart beating so fast. I wanted to speak pero bigla ko naunahan ng kaba at ng takot. Kagaya na nangyari sa pag-uusap namin ni Jamuel, muli na naman akong natakot sa kung anong maging reaksyon nila. Kung ano mang sasabihin nila kahit pa alam ko namang mangyayari din to. At ilang beses ko nang inihanda ang sarili ko kapag umabot na kami sa sitwasyong to. Ngunit katulad ng laging nangyayari, when it comes to Mama Marlita and Papa Roberto, nauunahan kagad ako ng emosyon ko. You are an intelligent woman. Ang panimulang sabi ni Mama Marlita na siyang dahilan upang mula sa cellphone na baling sa kanyang tingin ko. Ikaw ay mabait, maalaga at maunawain. Pero higit sa lahat, wala kang pag-iimbot. Hindi katulad ni Zoe at hindi ka magiging katulad niya. Dahil kilala ka namin, Andrea. Mas kilala ka namin kaysa sa iba. Ngunit pagkatapos namin makita ang video na to, we started questioning ourselves kung ang dati bang Andrea na kilala namin at nakasama namin noon sa isang bubong ay siya pa rin bang Andrea na kasama namin ngayon sa bahay na to. Because that Andrea on that video, we don't know her. We know nothing about her. Hindi siyang batang tinanggap namin at minahal na parang tunay naming anak. Pakiramdam ko kumirot ang puso ko matapos marinig lahat ng sinabi ni Mama Marlita. Nararamdaman ko na naman yung pamilyar na emosyon, ang pagkakasala. Alam ko ako dapat na magsalita, pero walang lumalabas habang nakatitig ako sa mata ni Mama Marlita. Natatakot ako. Natatakot ako kung paano niya ako huhusgahan at makikita pagkatapos kong sabihin sa kanilang lahat. Speak, Ada. Speak. You have already rehearsed everything that you will say if this time come. So speak. Act like what you always do. Ang sinasabi ng utak ko pero hindi ko pa rin magawa. Andrea, we are not judging you yet, not until we hear your side, so you don't have to be scared. Ani Papa Roberto na mapansin niyang takot sa mukha ko. Binaling kong tingin ko kay Papa Roberto. He looked into my eyes and spoke again. We won't judge you yet unless Zoe was right, that you're really plotting something about her and Aidan. What Papa Roberto said and the way he stares at me made me go speechless even more. It's like his eyes are telling me that he knows something, na siyang dahilan para mapatungo ako dahil hindi ko kayang salubungin ng mga mata niya. I bit my lower lip and my hand started to shake. Guilt and nervousness has started to overpower me, making me unable to speak. Pinikit ko na lang ang mata ko habang nakatungo pa rin ako nang tila magsasalita ulit si Mama Marlita. Ngunit di na naituloy ni Mama Marlita ang nais niyang sabihin nang marinig kong boses ni Aida na nanggagaling sa likuran ko. I already ended my relationship with Zoe at wala rin kasalanan sa nangyari. Kagad kong nilingon si Aida na ngayon naglalakad papalapit sa akin. At na makalapit kinuha ang cellphone ni Mama Marlita ang hawak ko, nalagay sa lumisitang nasa pagitan namin ni Mama at Papa, tsaka niya kinuha ang kamay ko at marana kong hinila para mapatayo ako. Pinagsalikop muna niya ang aming mga kamay bago niya hinarap ang mga magulang niya. And with serious and a determined look on his face, he said, I am now with Andrea. We are together. And for the first time since returning to the Philippines, I thanked Aidan quietly. I thanked him for rescuing me from his perilous situation. I am now with Andrea. We are together. Aidan announced to his parents with a serious and determined face. Anong ibig mong sabihin, Aidan? Ani Mama Marlita na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Humigpit ang hawak ni Aidan sa kamay ko, and with a still determined face, he said, I meant exactly what I said, Mama. Mama Marlita turned speechless.
nanatiling nakatitig kay Aida na tila hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita at mga narinig. And I totally understand her. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!